magsuling na SCN. Pwede magtaubat niya. Dahil magsisi siya ng tunay na pagsisisi. Pwede magtaubat niya. Painte, sarta, iyan pinayaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede pinayaman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyan kahinapusan sin kay lumante. Kahinapusan sin hinante. Innamal a'malu bil khawatim. Ang kanyang pwede sabay. Very first activity na ginawa namin sa kanila or nakasalamuhan namin sila is nung time na nagkanda kami ng profiling. Talagang alup talaga sila. Halos hindi mo makausap. Ilang sa sundalo, ilang sa civilian. So yung activities po natin, sir, on the first day, no? There were four stages. Una, sir, yung pagpapakilala. Nakilala po muna nila yung sarili nila. And then yung later on, nakilala din po nila kung ano po yung gusto nilang mangyari and kung ano po yung ina-expect po nila sa sarili nila after itong initial po na ano na psychosocial intervention. But then, with the 3 days na program na ginawa o yung intervention, lalong-lalo na sa psychosocial intervention, nakita namin yung malaking improvement na sila, nakikipag-usap na, kikipagbiruan sa kapwa nila, kikipagbiruan sa amin, nakakausap namin sila, and nagpa-participate na talaga sila sa mga activities. Na-convince kayo dahil sa gusto ninyong mapayapa at mabagong buhay na maranasan na gusto nating maranasan. Huwag muna maglabas. Daka pa luwasor o kamo kaurungan o tiyato o baklansin. Lalo na sir sa facilitators, mixed po yun eh. Yung iba po doon ay alam na po nila na nakasama na po nila sa KUKID, knowing na yung iba po doon ay, especially sa mga facilitators, iba po doon yung kidnap victims or may... Personally, and for organization, it's also difficult kasi our organization has been a victim of kidnapping by the Abu Sayyaf. So it's very difficult na ngayon, kami naman, kagaya lalo na nung first day ng profiling na hindi ko sila kilala, and yet some of them were known to some of us, parang it's very emotional for me, no? Kasi nung sinabi pa lang na Abu Sayyaf, nung nakita pa lang nila, kinakabahan na sila, naku Abu Sayyaf, ito aking interviewin. Sinabi nila yan during our debriefing. Pero nung when these people starts to tell their stories, nawala lahat yun. Na ano nila, na identify nila yung story nitong mga kasama nila. So anong nararanasan din nila? So kahit may mga grudges kami na kaya nga may mga kasamahan kami na napatay nila, naging biktima ng karahasan nila. But then, kailangan naming tanggapin yun dahil ito yung nagiging kasagutan nga para makamit natin yung tunay na kapayapaan dito sa Basilan. Siguro nung una talaga kasi it's also part of healing when you come face to face with the abductors at saka yung survivors. So yun yung medyo nahirapan. Pero ngayon, as you also listen to their stories, you will also come to know ano naman yung pinanggalingan, bakit gano'n na pareho lang naman din pala kaming biktima at naging biktima din sila. Ang tagal na
yung mga Basilinyos ay makamit yung gusto nang makamit yung tunay na kapayapaan. So itong program na ito ito na yung magiging tool or kasagutan para maabot natin yung tunay na kapayapaan dito sa Basilan. Although karamihan po sa amin ay nakakalaban sila, marami po kami mga kaibigan na wala na po sa mundong ito dahil sa kanila. Pero hindi din po natin pwedeng pag sa walang bahala yung social responsibility po natin, lalo na po sa side po ng government, and most especially sa Armed Forces of the Philippines, na iparamdam po sa kanila yung open po, na willing po yung gobyerno na tanggapin sila, provided na willing din po silang tanggapin kung ano rin po yung pwedeng i-offer ng gobyerno sa kanila. Tapos yung mga sundalo din po na facilitators din po, tumulong po sa kanila sa activities. Nakita po nila na hindi naman po ganun, wala pong sense of aggression on behalf ng civilians and ng military sa kanila. And sa napansin ko po, nag-open up po talaga sila totally. Kasi on the first half of the day, na hesitant pa po sila sumagot. Mga first few activities po natin, hesitant pa po sila sumagot. They are very reserved when it comes to providing answers to certain questions. Kahit po yung mga galaw nila, medyo nagtitimpi po sila. Pero sa kalagitnaan po nung araw, during lunchtime, makikita mo na sila, very active na sila. Makikita mo na nandun na po sila, nagpa-participate. Sila na po mismo yung tataas ng kamay, hindi na po sila kailangang tanungin or hindi na po kailangang pilitin para sumagot pa. Yung openness nila, yung sense of acceptance nila sa situation na unti-unti na silang natatanggap ulit ng society, even though ganun man yung naging past nila, is I think a very big leap para sa kanila, and tinanggap din nila totally at the end of the day. Yung pinakabata is I think 11 years old, parang 3 years na siya sa samahan, sa mga 9 or 8 years old pa siya, nasa samahan na siya. Tatlo sila magkapatid, dalawa lang sila ang lumabas. Ang rason noon is, wala na silang magulang. So naging vulnerable sila doon sa pag-re-recruit ng mga Abu Sayyaf. Sa pagkakalam ko nga, isa siya sa parang na-wounded doon sa isa sa mga encounter ng military at saka ng Abu Sayyaf. So hindi lang siya yung bata na ordinaryo na sumasama-sama, nagiging informant or whatsoever, but then talagang child warrior siya. Hello, Eleo in training 10, sumo ikatendo Eleo ne. Yung atin talagang activity dito sa first 3 days, pinag-usapan din po ng core group yan na ano yung pwedeng activity. Kasi nakita namin kahit pareho lang sila sa isang munisipyo, hindi naman nila kilala ang isa't isa. Kasi we know naman that doon sa taas, iba-iba din naman commanders ang sinasamahan nila. So ang naisipan din ng core group, unang-una is talagang mag-debriefing isang araw. After debriefing, knowing oneself and others, we'll go into team building. Thank you.
Sa third day po ng ating activity, itong i-introduce naman po natin ngayon, sir, yung government organizations, mga offices na pwede pong mag-offer sa kanila ng help. I-open na po sa kanila yung mga government programs and kung sino po yung mga concerned government offices para hindi naman po nila maramdaman na ganito lang po yung pagtanggap sa kanila. Malaman din po nila, importante po na malaman po nila na yung gobyerno po ay taos puso po nagbubukas po ng kanilang mga pinto para tanggapin sila and may pasok po ulit sila sa mainstream society. Based doon sa mga interviews sa kanila is talagang wala silang hanap buhay, walang trabaho, sila din ay naging biktima dahil doon. So pinaka basic tool talaga na para mapigilan natin itong maging lowless elements itong mga tao na ito is ma-provide natin yung mga basic social services. Kung itong mga bagay na ito na hinahanap nila, hanap buhay, pangkabuhayan, kung mayroon silang mapagkukunan ng pagkain para sa kanilang pamilya, siguro malabo na sasama pa sila doon sa mga masasamang elemento o masasamang grupo. Na ano yung mga interactions within the government agencies and how these services is being delivered sa mga tao. Kami yung taga DA, DAFARM, Department of Agriculture and Fisheries, ARM Basilan. Kung kailangan nila yung tulong, kailangan nila yung technical assistance manggagaling po sa DAF, sa Department of Agriculture, willing po kami suportahan sila at tulungan. Especially ngayon, alam ko kailangan nila talaga kasi nakikita na nila yung kahalagahan ng rubber. So mostly sa kanila nagre-request na ng rubber ngayon, may 2 hektar, 3 hektar. So tutulungan namin po, dalhin namin doon sa area nila at tuturuan namin sila paano yung pagtatanim. Maganda kasi pag maturuan natin sila yung mga bagong technology, especially yung mga bagong technology ngayon, plus factor po sa livelihood program na ibigay ng gobyerno sa kanila. So, yun po ang kahalagahan. Ano po yung magiging epekto nito sa pagiging maiwasan po ba nito na bumalik sila sa taas? Nakikita ko kanina, fair observation, nakikita ko kanina yung iba kasi parang na-challenge doon, nakikita nila, sabi ng isa o sabi niya, tama, ito na, dito, ito yung mga bagong technology ngayon, hindi natin makikita kasi sa loob tayo ngayon. So, according doon sa focal person nila, parang binago nila na yung buhay nila kasi parang ayaw na nila bumalik doon sa dating sila. Ang counterpart ng military dito is lalong-lalo na sa programa na ito. Isa kami ano sa bumubuo ng core group dito. Ang may pinakamalaking role talaga dito is yung local government units. Kasi nga pagdating sa pagbibigay ng mga interventions, ang makapagbibigay talaga dyan is yung local government units. Minimal lang yung sa sundalo. Maybe siguro manpower, sa security, pagkuha sa kanila, paghatid kung saan sila ang galing. Expectations naman po namin sa mga agencies na government agencies na alam naman po namin willing po dong tumulong, no? Lalo na po na meron na po tayong political will and meron na po tayong mga hakbang na ginagawa para mapadali po natin yung proseso. Ang gusto ko lang pong ipaabot sa kanila is bigyan niyo lang po kami ng paraan na ano na mai-connect po namin yung projects ninyo sa projects po namin. And at the same time, yung liaising po in between agencies, offices,
para hindi po tayo mahirapan when it comes to communicating, when it comes to coordination. So yung session na to, talagang tatlong araw na to, is more talaga sa self-awareness, self-appreciation, and growth. At the same time, is really also into team building, paano sila magsama-sama, para kasi ang plano din later, kasi kung halimbawa meron sila mga magko-communal farm, more or less, meron na sila mga activity kung saan nagsama-sama sila, nagkakilala-kilala sila. Yung extremism po kasi is divisiveness in between certain groups, in between certain beliefs. Dito po, makikita naman po na irregardless po kung Kristiyano ka or kung ano po yung religious affiliation mo, kung anong tribe ka galing, kung saan ka lumaki, kahit nga po yung barrier po ng language eh, hindi po nagiging hadlang, hindi na po siya barrier kasi ginagawa na rin po ng paraan na makapag-reach out po kami. Nandito na po mag-a-apply yung nandito na po mag-a-apply yung simpleng kasabihan na kung gusto mo, may paraan. Ang inaasahan talaga namin kaya ginagawa natin tong programa na ito, yung mga intervention is that para hindi na talaga sila babalik doon sa pagiging terorista, pagiging abusayap. Pinaparealize natin sa kanila na mas maganda yung buhay o mamuhay dito sa yung maging malaya. Unlike doon sa taas na palagi silang hinahabol, palagi silang takot, dito isa yan sa pinaka-objective natin na maging sila, magiging free. Kumbaga, hindi na sila babalik doon sa pagiging terorista. Isa yan sa aim ng programa na ito na talagang yung pag-iisip nila is talaga hindi na maudyukan ng mga dati nilang kasamahan na babalik pa sa dati nilang gawain. After this activity, mahikayat pa po nila yung mga kasamahan din po nila na bumaba. Kasi hindi naman din po namin ito ginagawa for the sake of just lessening the numbers. Na sila lang po yung nawala, ganun. We want everyone to know na yung Philippine government is helping them in achieving its goal of achieving peace eventually. Yung pakiramdam po nila na open na pala ang pintuan ng gobyerno para tanggapin tayo. Ang kailangan na lang ay tayo na lang yung magbago. Yun po yung ina-expect po namin sa kanila. I think yung question is ang government ba ready for a program which involves the returnees, especially of the Abu Sayyaf, since the government itself has declared that there is no negotiation or any peace agreement with Abu Sayyaf, who is considered as terrorist. So I think it is very important for us to see until where at ano talaga ang pwedeng maibigay ng pamalaan tungkol sa usaping ito.